natin. Ngayon, itutuloy ko na yung aking interview portion, no, sa ating mga OFW natin na paano mo daw ma-spot sa isang tao kapag nagsisunungaling siya. So, ang una kong guest ngayon ay si Lil. Ayan. Hi, Lil. Ayan, yung aking friend na isa. Matagal na to sa abroad, guys. So, dito, marami na itong experience kasi syempre, di ba? As an OFW. So, ayan. Hi, Lil. Welcome to my channel. OFW vlog in Ukraine. Please subscribe, guys. Yung mga hindi pa nakasubscribe. And ang una ko ngayong tanong sa kanya, paano mo, ayun lang yung ano namin, topic namin, paano mo daw ma-spot isang tao kung naglalay siya sa'yo? Paano mo malaman ng isang tao kapag naglalay siya sa'yo? At sinungaling sa'yo in Tagalog? Mm-hmm. Kasi may ibang ano, may ibang mga tao that lying is already a natural thing sa kanila. Mm-hmm. Kaya kung halimbawa sasabihin mo na how are you going to spot them lying on first time or second time, kasi sa kanila is parang ano na lang kasi sa kanila yung parang ordinary thing na lang sa kanila. Not unless kung halimbawa makikita mo yung mga ano niya, yung mga galaw niya, yung parang irony sa mga galaw niya, sa mga sinasabi niya. Kaya makikita mo yung lie. But kung halimbawa naglalay siya, but you are not living together, hindi mo agad-agad makikita or may spot na naglalay siya. Something like that. Pero there are those people na lying is already part of their life, kaya they are very good at lying na. Kaya minsan, mahirap mo na rin na i-spot yung maglalay sila. Mm-hmm. And there are those people that they believed on their own lies. Yeah. Kaya, something like that na rin. So, pero sa akin naman, is parang instinct na yun sa akin na pag nalaman ko yung isang tao na naglalay-lay. Kasi mahuhuli at mahuhuli mo yung isang tao pag nag-aanong sila. So sa ano mo, sa based on your experience talaga, naka-experience ka na ba na yung isang tao nagsisinungaling sa iyo? Paano mo siya na huli? O tsaka anong ginawa mo? Paano kung, hindi kasi kung halimbawa, if you're going to confront a person lying to you, parang you're so confrontational, aggressive. Yes, that's true. Pero dapat pabayaan na lang, no? Kung Not exactly na pababayaan, but gagawa ka din ng action talaga. Not exactly na, no? Action, but you're not going to condone o lagi mo na lang siyang inaano na, ito tolerate. Pero ang sa akin, once na you lied to me once, twice, pag nalalaman ko, I will eventually ignore you. Or parang you are not, parang toxic ka sa life ko. Yeah, kaya minsan parang nalalamig ako sa'yo. Yes. Pag nalalamig na ako sa'yo, goodbye. Oh my God. Something so, like that. So, ganun talaga. Ganun talaga mga... Ay, true na itong vlog, no? Yes, true na itong vlog namin kasi, di ba, as an OFW kasi, di ba, marami talaga sa atin na yung mga partner natin, yung mga... sa friendship at saka sa, no, sa relationship. Kasi, natin, ganyan. Kasi yung, ano, yung paglalay, parang natural na yun sa atin, eh. Merong tao talaga na magaling magpanggap na liar talaga siya, di ba? Magaling siya mag-deliver ng kanyang ano, ng kanyang strategy sa kasi para sa iyo kasi parang oo, ganoon para makuha lang niya yung attention mo, yun yung mga yes, marami din sa atin na as an OFW yung based on our experience din na paano ba natin mahuli yung sa tao naglalay? Maglalay siya yung parang iku-convince kanya na totoo yung sinabi niya sa ano sa iyo. Tapos ganon, 'di ba? Believing their own lies. Mhm. So ngayon tapos na natin yung nasagot na ni Lil yung kanyang version sa ano, paano ba daw yung mga liar na ganyan. So, good luck sa mga liar dyan. Joke lang. So, susunod natin na guest ngayon ay si Madam. So, guys, next.
Ang next ko na guest ay si ano, aking friend na si Marilyn. Sabihin na naman niya sa akin na mag-adjust siya. So, ganun. Ikaw girl, anong na-experience mo sa iyo? Paano, paano mo? Bisaya Tagalog. Da, pwede mag-bisaya ka lang ta. Bisaya mi ha, kay murag bisaya mi mas dali na sa amin. Paano ba yun? Hindi ako makasabot? Bala ka niya. Yung sa ninyo pagka, pagka tag-on na, 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 bakak siya sa imo imong sayon ramaguna ko andra kanang tanawa yang mata ha kay klaro ha diyan mata ba ay to ay kontak ganon ay to ay kontak ko niya base sa iyang panulti balaan raman imo lang nagbinukbot ra gina siya nimo di ba oo nagbinukbot to mabalaan ra nimo daway sa salita daway siya mag lihok-lihok unya klaro raman kaayo pud kay kuan biya ang instinct sa tao di ba so mostly sa among mga OFW guys ay kuan talagang human instinct na nasa amo nga mga hinag-anon mi kuno amo tag-anon kini kebe kun mi joke lang bitaw pero nanay tay instinct nga isip usa ka tawo maka makahibaluta nga sa atong kasing-kasing labi na kung tinuod juta ani juta maka ma-feel na to nga na makakil siya, no? Ito pero hindi to nagsisinungaling. So, cheers na kita. Ito, hindi to nagsisinungaling. Joke lang eh. Kana, oh, nagkuan lang sila. Wala, manggol. Patapog, regula siya, okay? So, mo to, version ni Marinel nga naa daw siya nahuli nga. Wala ko ko'y nahuli. Wala siya nahuli. Kung anong, unsa, pakiramdam ko lang yan. Opinion. Pakiramdam ko lang yan. Opinion niya. Ako yung naguli. Pero sa imo entire life, may nahuli ka na ba? Naa na ba kay na? Oo naman. No, daghan na. Daghan na daw. Ah, oo nga. Daghan na, di ba? Daghan. Hindi ka rin nagulo ka dito, usap. Hayaan mo silang umintindi, bakit tayo lang? Damay natin. So, daghan na daw sila. Daghan na daw siya og na huli nga na makak. So, sa iyo. Bita, pininawad. Sorry, hati niya noon. Benny kayo vlog, Benny niya. I support you. Yeah, thank you so much sa akong vlog. Ang katong pan ako na-interview on the next portion. Oh my God, mag-troll na daw yung isa. Ngayon lagi kuwan-kuwan kay isang. So, mautoy ka nang akong interview dari sa among mga, sa among, sa akong mga friend rin nga Pinay, no? Sa, eh, then, pwede ka nang mag-reporter dahi. Yes, sa ato, sa, uy, sa ato sa mga OFW mo gina sakit gina sa ato nga dapat makabalo gyud ta makabalo gyud ta nga ang tao nagbakak sa ato or wala para aware pud ta nga labi na kung magdatong tag kwarta na joke lang bitaw pero most of us man god bitaw di most of us bitaw katang mga OFW mga matinabangon jud ta we are helpful bitaw kay mga breadwinner biya ta So mauna nga muna ata i-aware karon ug unsay imoy ka-advice sa mga tao nga para dili sila ma-abuse sa ilang pagkamaayo. Manood kay nang tulfo. O siya manood nang tulfo. How about you Lil? Unsay imo ka-advice sa ubang tao? Sorry. Unsay imong ika-advice sa uban para dili na ma-abuse sa ilang pagkabuutan? Wag na magtiwala. Lagi na lang handa. Lil. Ano yon? Unsay imo? Paano mo anong ipapayo mo sa kanila para hindi sila ma-abuse sa kabutihan? Ako. Oh, ayan si Shawnee. Ang advice ko lang, huwag nang maniwala, lagi na lang ano isipin na, oh na tatango-tango na lang hanggang sa mapagod ka na, yun lang. At huwag nang ilubusan magtiwala, yun lang. Para hindi masaktan sa panahuli. Oh, okay, thank you so much sa inyong mga kapatids, mga friend, mga guys, mga boys, mga girls. Thank you so much sa pag-watch nyo sa aking vlog and see you next time sa akong vlog. Thank you so much for watching. Bye! Let it go, hey, Hugh Hefner, yeah, Hugh Hefner, yeah. Бля, у меня голос охрип.